Welcome sa Choplantito Vlogs. Plantito at saka Plantita. Our topic ngayong umaga is ito. So, updates and at the same time, bigyan ko kayo ng tips paano ko pinaganda ang ating variegated albo alocasia, stingray, Mickey Mouse, or tinatawag sa iba, side pocket. So, in a closer look, tingnan nyo guys. Mas quality, mas maganda ang variegated alocasia na stingray or Mickey Mouse pag merong mga ganito. Meron siyang kulubot-kulubot guys, tingnan nyo. At saka tingnan nyo naman, oops, biglang lumapit ang camera. So tingnan nyo yung buntot niya, ang ganda ng buntot niya. At saka tingnan nyo sa malapitan. So para siyang nag-crumpled. So tingnan nyo, para siyang cloth guys nga ginawang para siyang towel. So kung tingnan nyo, para siyang fried towel. Ito tingnan nyo, may butas siya dito. Tingnan nyo guys, dito may panda, may butas siya. So ito yung tinatawag na secret pocket. Kasi tingnan nyo naman sa ilalim guys, tingnan mo. So may butas talaga. At saka maganda ito kasi ang combination ng color, combination ng variegation niya is yellow, white at saka green. So bihira ito. Usually yung mga ganito guys is flat lang siya. Pero tingnan nyo ito guys, oh, ang ganda ng para siyang imbos, para siyang rubber rice na, oh, tingnan nyo ito. Para siyang rubber rice. Ang ganda niya, tingnan, oh. Tingnan nyo guys sa malapitan, oh. Oh. Para talaga siyang rubber. At saka tingnan mo yung young leaf niya, oh. So yung young leaf niya, hindi pa siya totally bloom. Pero sa malapitan guys, tingnan nyo yung ang ganda ng kanyang combination ng texture. So ngayong umaga, ituro ko sa inyo yung tip kung paano ko ito. Ito, newly transplanted ito. Galing to sa mother plant. So ipaalam ko sa inyo kung paano ko ito, yung ano, yung care and maintenance nito. So pag may makita kayo nito na dried na leaf, yung nalanta na, yung wilted na, so ito i-remove nyo. Pero after nyo ma-remove yung dried na leaf sa base, huwag nyo itapon guys. Dito nyo lang ilagay sa banda rito, dito sa banda sa dito nyo lang hanggang ma-decompose siya para maging organic na fertilizer din. Tingnan nyo. So dito ko inilagay yung compost, saka kusa na lang siya mag-ratin hanggang maging compost at saka maging fertilizer din niya. Kasi hindi ako nag-apply ng mga commercial fertilizer. So ang ganda ng ano, dito mo makita ang ganda ng crumpled niya, crumpled look ito. So ipatingin ko pa sa inyo, I will show you yung anak niya, kung ano yung care and maintenance ko. So ito, nakita niyo ito. So ito yung do it yourself, magawa kayo nito. Kasi protection ito, dali natin ito sa young baby niya guys, puntahan natin. So later malaman niyo kung ano ang purpose nito. So tayo na, dali natin ito. So samahan niyo ako guys dito, punta tayo dito. Tingnan natin yung maliliit na mga anak. Ito yung anak sa variegated albo alocasia sa elephant ear. Pero hanapin natin yung anak ng stingray or Mickey Mouse. Ito, and dito nakita ko na, tingnan nyo. So meron dito, naka wild planting sa garden ko para mabilis siya lumaki. So ito, nakita ko na. So ito yung, oops, may centipede pa. So ito yung baby plant. So lagyan ko ito ng dito, lagyan natin ng cover. Kasi ang purpose nito guys, maraming grasshopper na kumakain at saka yung mga rodents, mga daga na magdaan dito, minsan kagati nila yung dahon. So mabuti na ito, may protection. I-alis nyo lang kung malaki na ang dahon guys, just like nito. So tingnan nyo ito,
Just like nito, malaki na siya. Pero sa umpisa, nilagyan siya ng covering para protection sa mga daga at saka sa grasshopper. Minsan kasi may grasshopper na maglipad lang, pero ngayon pwede na ito tanggalin. So ito, ang ganda ng variegation niya. So, at least alam niyo yung technique ko. At least simple. At saka, ipakita ko rin niyo dito. Yung watering ko dito, hindi ko nag-water pag umuulan. So, minsan isang semana, isa lang. So, one week, once a week. Pero mas okay guys kung basa ang lupa, huwag niyong dilikan. Kasi yung marutrat, yung alopecia, at saka madaling malalta. So, yun lang. Sa maganda kong alopecia, stingray. So, ang ganda nga. So, thank you very much.